nakita ko sa inyo ay $1.25 yun. At sakit! Hindi tayo makakabili ng gamit. I-compare lagi natin ang price sa Pinas. So, pag mapapanood to ng parents ko, nila, Mom, kailangan ko ito. Hindi ito sponsor. Oh my God. So, guys, kung itsura ko ay mukhang bagong gising, totoo, kakagising ko lang. Kresia, how y'all doing? So, sa mga hindi pa nakakaalam kung nasan ako, and hindi pa napapanood yung previous upload ko na video, go ahead on the description box down below. Yeah, attach ko doon yung link so you guys will be updated kung gusto nyo lang naman. So, for today's video, I'm gonna do a haul. It's a huge haul sa first purchases ko here, and it's just from... So this is from Dollarama, a Dollar Plus store, and these two bags are from Dollar Tree, which is a different one kasi they have the fly there. I have one plastic pa here in front of me. I might show it to you later, but I'm not really sure. But it's not from Dollarama or Dollar Store, so let's start. So guys, etong haul na ito ay home stuff lang, yung mga kailangan ko. At like basic muna, kailangan ng storage, ng a little bit food. Well, mostly ito ay storage lang talaga, like organizer. Pero yun, para ma-justify ko na bakit ko ito binili, kailangan kasi, diba? Hindi naman dapat once lang. Okay, dahil kasi nasabi, let's start! Eto muna siguro ang... Ito na lang munang start. Sa Dollarama. So, first time ko makabili dito sa Dollarama. Kasi doon naman sa US before ay Dollar Store lang. Dollar Tree lang. So, ang i-discover ko dito sa Dollarama ay hindi siya $1. Kasi na nakalagay $1 plus. So, it's ano, $4 and below ang prices doon. So, yun. So, it's a huge bag as you can see. So, sabi ko nga guys, halos lahat ito ay for bahay lang, for like toiletries, gamitin, hindi mga damit and everything. So, don't expect na may makikita kayo ditong damit, fancy clothes or whatever. So, yan. Papakita ko lang sa inyo kung paano ako magsisimula ng buhay dito. Wow. The first thing na I'm gonna show you, okay. TP, toilet paper. Kailangan natin yan. An organizer! Wait lang. Ayun, meron pala nakalagay na ano prices here. Nandun sa likod, kita nyo ba? It's $1.25. So, ito na yung pinakamura dun sa kanila. Dito naman sa TP, sa toilet paper, alam nyo ba, pag wala ko nakikita na price na nakalagay, sabi ko, ay baka libre siya. Ako lang ba or kayo din na pag wala kayo nakita ng price, ay naku, baka libre. So, wala nakalagay dun. So, hindi ko alam. Pero binayaran ko yun, guys. Next one, tumbler. Bumila ka ng tumbler. Pwede ko rin siyang dalhin sa school and hindi plastic. Glass siya. And may cover siya. So, pwede kong lagyan ng mainit. Sana hindi lang sumabog. And malamig. And then, ganyan para, you know, hindi siya. Hindi ko ramdam yung temp inside. And this is $2. Sobrang mahal yung para sa akin. And then, Tupperware. So, this is designed for, ano, sandwiches. So, mahilig naman ako sa bread. Kaya, okay naman siya sa akin. 3 pieces siya. May taklob na. And lalagyan. This is for $1.50. Another Tupperware. Bigger size naman siya. This is, ano, $2 naman. So, ito lalagyan ko ng linuto ko from kagabi, tapos pwede kong lagay ngayon, ilagay doon, tapos lagay ko na sa ref, and then i-reheat ko na lang. Ganon, ang buhay estudyante. Ito pa. Teka. Andali, medyo. Ito yung nagpalaki ng plastic dito eh. So guys, kung itsura ko ay mukhang bagong gising, totoo, kakagising ko lang, kaya uunahan ko na kayo. Teka lang, umuunog eh. Ayan, ito. Nilagyan ko to ng tubal. So, in Batangas, it's tubal, tubalan. And, pag naman sa normal Tagalog, ito ay nalagyan ng maduming-dumit. Diba? Sobrang haba. And, sa English, it's just a hamper. So, it's worth $2. Sucks!
Siyempre, kailangan to sa school. 5 pair na black and 5 pair na white. And sa sobrang cheap ko, naghati kami ng roommate ko. So, depende na lang kung paano ang paghahati namin dito. May color-color siya. So, gusto ko sana plain, pero wala kasi kami makita. So, may color siya sa ends. And meron din here. For 10 pieces, it's worth $4. $2 lang kami dito. Kung i-compare sa Pinas, it's... Yan, bahala doon. Huwag natin i-compare. Kasi, syempre, hindi tayo makakabili ng gamit. Kung i-compare, lagi natin ang price sa Pinas. I think the last one on this bag is this, guys. Hindi ko alam kung nung nasa US ako yung nag-haul at pinakita ko sa inyo yung glass na ginamit ko doon. Pero it's kind of similar. Yun lang ay pink. Ito ay white! Ayan. So, meron akong personal glass. It's not a glass naman. It's a plastic. So, yun. Pag nahulog, medyo clumsy si Inday. Yan. Pero ang cute niya. Like, look. Para siyang crystal, di ba? So, siya. Kaalam mo naman totoo. And then, maganda siya pag color drinks yung ilalagay ko dito. Or, pwede naman white. So, whatever. I just like this. Na medyo fancy looking. And it's worth... Ayan, wala na naman. So, baka libre to. Char. Baka... $1 something? So, this is all for this huge Dollarama $1 plus store. So, let's go sa Dollar Tree. So, guys, again, hindi ito sponsor. Oh my God. Sana na lang sponsor ito, di ba? So, pag mapapanood to ng parents ko nila, Mom, kailangan ko ito. Hindi ako nag-iinerte. Okay, so. Oh my God, what's that? Okay. So, right na umuulan siya. So, kitang-kita ko ang ulan. Pero hindi naman siya like heavy rain. Recently, ano talaga? This past few days. Okay, kwento muna. This past few days, napagating namin, first night, sobrang umuulan. Like, oh my God, wala man lang kami payong. Wala akong dalang payong. Tapos, yun, the rest of the, ano, the day, sobrang init naman. Pero malamig yung hangin. Wow. Guys, if you want na update or like, ano yung first few days na experience ko dito, just comment down below if you wanna know. And mag-share ako. Baka kung gusto na lang naman, beke naman. So, for this first bag, halo-halo na siya. So, sa dollar store pa din kasi I'm a cheap girl. So, ito, storage box again. Bumili ako kasi ako sa Walmart ng pagkain. And, ang bili ko doon, vegetables, fruits. O, di ba, healthy ang inda. Pwede kong i-storage dito ang aking mga gulay or fruits, ganyan. Kesa naman ilagay lang doon sa plastic para naman mas safe at malinis. Hindi ko lang sure kung magkakasya to sa ref, pero let's magagawa natin yun ng paraan. Nasa dollar store pa rin ako bumili. Toyo. O, diba? Iba yung toyo naman dito. Next one. Alam na alam nyo naman. Ay, baka di nyo alam. So, bumili ako ng cookies sa dollar store. I love the cookies sa dollar store. Pero yung roommate ko kasi bumili din ng same, ng gantong cookies, pero kanya chocolate chip. So, tinikman namin. Grabe ang tigas. Kinain ko talaga siya. Sinamuol ko talaga. Ilalagay ko siya sa buong bunganga ko. At pagkagat ka, sakit! Buting daw ako nagkasingaw. So, I'm expecting na matigas din ito kasi I think kailangan talaga siyang isaw-saw sa milk. And since lactose ako, nagbe-breakout ako. Ayan, may pimple nga ako dyan. Pero hindi naman yan from ano, from any dairy or milk or ganyan. Lumalabas lang siya kung gusto niya magpapansin. Diba, kala mo naman close kami. Okay, so I think design talaga siya sa milk para lumambot. Pero meron ako naisip na idea. Hindi ko siya isusumuol lahat. Kasi kala ko kasi dewy siya or ganyan. So, kakagating ko lang ng konti-konti para medyo hindi siya masakit sa ngala-ngala. It's a oatmeal cookie. Sobra ko kasing favorite. Ang oatmeal talaga. Oh! So, this is a glass. Okay, it's a glass. Binabalik ko kasi baka nga naman mabasag or kung ano man. So, remember the glass na goblet na glass ko doon sa kabilang sa Dollarama? May nakita ako na glass doon sa dollar store. And it's similar, kinda similar. Ito ay ano lang, parang mga diamond. Yung isa parang like a crystally something. Pero ito din naman ganyan. Pero parang disco keme. Pero ganun din yung ano niya, yung pinaglalaban ng glass na ito. So, ito naman ay hindi ko alam kung bakit ko binili. Ah, kasi sabi ko, lalagyan ko to ng mga toothbrush.
Oo, toothbrush and ganyan. So, hindi ko alam kung mag-e-end up siya sa toothbrush. Pero, yes. I don't know. I just bought it. Pero, guys, sinatawanan ako ng mga housemate ko dito. Grabe. Ang dami ko daw laging binibiling mga baso, lalagyan, tupperware. Hindi ko alam. I don't know. Parang sobrang obsessed ako sa ganyan. Okay, so i-close ulit natin. And last on my bag is this. This is a mug, guys. And wait lamang. Hindi kasi ako ma-coughing tao, pero minsan pag nagki-crave ako, umiinom ako nun. And may dala din naman akong 3-in-1 from the Philippines. Parang feeling ko wala dito yung 3-in-1 eh. Kaya, yun, okay na lang din yun. And then, look guys. Ta-da! Okay. Corny. So, nakaano ako. Gusto ko nang parang meron akong alam ko na, oo nga pala, nandito nga pala ako. Diba? Ano lang, parang masaya lang siya. Pero wala akong ganito dati sa US eh. So guys, we're down na sa last bag ng aking shopping bag. Organizer na rin siya. Organizer, as you can see. Let's start. So, first, another oatmeal. Oatmeal cookies. So, sobra kong obsessed din sa oatmeal, guys. Hindi ko alam kung matigas ito kasi, yeah, it says real whole grain oats baked. Okay. And also nga pala, dito sa ano, sa Canada, yung mga ano nila, mga sulat-sulat is may English dito. And then sa baba, laging may French translation. So, sana matuto ako na mag-French. Kasi, cool. Next item, eto na. Ay sige, Tupperware na. Ay sige, eto na. Eto na. Ay sige, Tupperware na. Ay sige, eto na. Ay sige, Tupperware na. Ay sige, eto na lang. Ay sige, Tupperware na. Ay sige, eto na lang. Next item ay itong wipes. Makeup remover na lang. Wala kasi hindi ako nagagamit ng micellar. Kasi sobrang sensitive na skin ko. So, parang isip ko baka yun din yung reason ko bakit ako nag-breakout. So, nilelessen ko yung mga product na ginagamit ko sa mukha ko. Sa akin lang yun. Kasi syempre, diba, iba naman tayo ng skin type. Kaya, hindi ko sinasabi na huwag kang gumamit ng micellar. Kasi syempre, buhay niya yan. Sa akin ay para sa akin lamang yun. I have this sanitizer. So, this is cute. Hindi ko lang sure kung magkaiba pa ng price itong lalagyana ng sanitizer at yung sanitizer itself. Alam nyo ba, may napuntahan akong store na magkasama na sila. So, sobrang, oh my god. Oh, shoot! Sayang! Kasi, syempre, $1 din siguro siya each. Eh, pag sa normal, baka $1 lang together. So, yeah. Pero, ang cute niya kasi, look at this. Cute little owl. Yes, this is so adorable. So, isasabi ko lang siya sa bag kasi nakalimutan ko magdala ng small na alcohol. And then, dapat lagi kasi ako madalang ganun. Ewan ko lang bakit ko natanggal dun sa lalagyan ko. So, after nito, lagi ko na ng alcohol siya. Ayoko, hindi rin kasi ako ma-sanitizer talaga. Yung sanitizer, this kind of sanitizer, gusto ko talaga ay alcohol para clean talaga. So, sasabi ko lang siya sa bag ko. Pero lagi ko siya nakakalimutan or baka hinihintay ko lang talaga mag-vlog ako dito. So, yun. This is so cute. Again, gagamitin ko sa ha, hindi ako nag-inarte. Dito ko ilalagay ang aking mga toiletries. Like my shampoo, my conditioner, my cotton buds, my wipes, my soap. Kasha dito, guys. Trust me. Kailangan. Next one ay another organizer. So, 2 pieces siya. And then, lalagyan ko naman siya ng aking mga kitchen stuff. Like, may pepper, salt and pepper, may, ano pa bang meron ako dun? Oyster sauce, may canned goods, something like that. Para malinis. So, lahat ng pinakita ko sa inyo under dollar store ay $1.25 yun. Kala ko nga ay Canadian, $1 Canadian. So, siguro, ano siya, US company. So, mas mataas kasi ang US dollar kesa sa Canadian dollar. Maliit lang palitan ng Canadian dollar. So, i-convert siguro nila yung dollar sa US dollar to Canadian dollar. Kaya naging ganun yung price. So, lahat ay $1.25. Yung pinakita kong yun. Ang dami ko sinabi, diba? At least may trivia ako dito sa video na ito. So, healthy ito. Char. Okay, lastly, ay ito, big organizer na ito. Ang ilalagay ko dito ay underwear. Underwear, like yung bra, dito ang ano, panty. So, sana magkasya. Isa na lang kasing piece yun. Kaya, binili ko na lang din. Pag may nakita pa akong same na ganito, gusto ko kasi black para malinis din.
ayoko ng white. Hindi ko alam kung bakit ako nag-white. Kasi parang, ano no? So, mas maganda rin. Oh, ano no? I don't want to pick back. Pero yun, black yung binilagay ko. Ito na lang yung inano ko for my undergarments. And then, walang takip. Meron naman kasi kami itong cabinet. And then, ayun! I think that's basically it. Oh! Yung isang additional bag! Okay, wait. For this additional bag, kakabili ko lang siya kahapon. Sobrang tagal ko talagang bilhin to. Kasi sabi ko, ano ba, kailangan ko ba? Pero yeah, sabi ng mga kasama ko, kailangan ko nga daw talaga. Wala kasi akong dala talaga nito from Pinas. Kasi sabi ko, dito na lang ako bibili. And then, pandagdag bigat kasi yun sa bag ko. So, lumalakas yung ulan. Bilisan na natin. This bag is from Ardene. And I think it's Canadian brand. I don't know. So, ito guys, ay since ako'y nandito sa Canada, kailangan namin to. So, kung sino ang maka-guest char, ipapakita ko na rin kasi. So, ipapakita ko na. And, ito yan. So, bumili na ako ng boots. This is for fall. I don't know, it's not, I think it's for fall and sana hanggang winter kasi syempre mahal eh. Pero, hindi ko sure kung magtagal siya. Pero mainit kasi siya sa loob. So, this boots is size 9. Ang weird kasi nung first pasok ko dito sa nung isang araw, ano ako, size 7. Nag 7 or 8, depende sa kung anong klase ng shoes ang makikita ko doon. And then, pagbalik ko kahapon, naging size 9 ako. Sobrang weird. And then, ayun, sobrang confident siya, sobrang lambot. And then, ang gusto ko pa dito ay, it says, wear it folded. So, pwede siyang ganyan mataas. Mataas na shoes. So, ang cute, diba? Ang ganda pag naka-shorts to. Pero, malamig. So, hindi ko alam kung pwede siyang gumana as a short. Pero, pag fall, para diba, medyo fashion iyon. Pero, hindi ko alam kung magagawa ko yun. So, maybe lagi ako naka-pants and yun, nakataas. Or, ipo-fold natin. Ayan. So, ayan. Sandali. Pag nasira pa ito, grabe. Wait lang, guys. So, meron ulit akong another kind of boots. So, yan. Ano lang siya. And then, pag nga nakataas, mainit kasi to. So, hindi ako lalamigin sa loob. So, sabi nila, baka daw mahirapan ako magsintas. Pero, syempre, gising na ako ng maaga. Pero sana hindi siya magtuklap-tuklap eh. Yun yung problema ko eh. So, that's it for today. Thank you guys for joining me dito sa aking haul. And then, thank you for watching. Kung na-reach nyo hanggang dito sa point ito, I love you so much. If you want to see or to know kung ano ang ginawa ko dito, kung ano ang ginagawa, at kung ano ang gagawin, comment down below. Say kamusta, say hi. And don't forget to follow me in all of my... Oh God, may tumutugtog. Wait lang yung... Sorry, tumutugtog yung aking Bluetooth speaker. So, may nag-connect siguro sa baba. Okay, going back! Follow me in all of my social medias, everything at Mary Crystal, again, at Mary Crystal, and let's all be friends. If you have, again, if you have any questions about, like, the J1, I will still, answer your questions, pero sa tingin ko, yun na lang, yun na yung end ng pag-upload ko ng J1 visa, pero kung may gusto pa kayo malaman, just comment down below, or keep on, leaving comments on my posts, and yep, thank you for watching. I love y'all, and you take care, have a great day, and I'll see you later.